Welcome sa biyaheng buhay. Ngayon may ka-testingin tayo. Action cam natin, nilagay natin sa helmet. Ayan o. Sundan ko on ano sa YouTube kung paano i-test. May iba-ibang way, pero ito pinaka nagustuhan ko. Tapos, may kinuha din tayong bagong laruan. Wala pa siyang pangalan. Pero siya ay isang Suzuki Bergman. Tignan din natin, hindi ko na maire-review. Madaming magaling na review dyan sa YouTube. Lalo-lalo na yung favorite ko, si yung ano, yung Makina Channel. The best. Shout out po, idol. Pero ayun, papakita ko lang sa inyo yung takbo. Tapos, ano ba nagustuhan ko sa kanya at anong ayaw ko. Isang linggo na siya sa akin. Sa isang linggo, ano ba napansin ko sa kanya. Pero bago yun, ito muna. Pakita ko muna siya sa inyo. Ayun na, ito na siya. Suzuki Bergman. Ayan. Pagbukas ko nung cover kanina, may pusa dito, nakakainis. At may regalo siya sa akin, ginto. Ayun o. Nasa may gulong buwiset. Jackpot. Parang NMAX ang style niya. Pero alam ko na una to eh. Sabi ng ibang review, sa Japan, 1998 pa siya, meron na siya. Mas malalaki nga lang ata yun. Pero to, naglabas sa Philippines. Nagandahan ako. Kaya napakuha ko. Ayos, tara. Biyahe tayo. Ayun. Hindi ko alam kung saan nakatutok yung camera. At anong tunog ngayon? Testing lang muna. Ayan, hindi ko alam kung kita nyo. 3.5 kilometers ang ang 3.5 liters ang ginas ko. Nakaka 97 kilometers na siya. Ano pa rin siya? 3 bars gas. So una ko napansin 235 sa gas. Kung napansin niyo yung start kanina, kung dinig niyo, maingay siya, maingay. Hindi siya kagaya nung Yamaha na ano, sa mga Honda. Ang ganda ng start. Ito medyo cheap ang dating, pero sabi nga ng AirPods ko eh. Maganda rin kasi kung may ibang nag-start, dinig na dinig mo. Let's go! Ito takbo niya. Ayan. So kung ano lang, steady lang natakbo. Hindi ka naman naghahanap na mabilis. Okay na okay to. Smooth na smooth. Yung napansin ko sa kanya, medyo lalo na pag sabay-sabay na ibang sasakyan, tahimik siya. Hindi siya kagaya ng iba na motor na dinig-dinig mo yung tambucho. Dati gusto ko yung ganun. Siyempre, pag bago ka, diba? Gusto mo yung feel na feel mo yung tunog. Ako, gusto ko na ngayon yung ganito, tahimik. Sakit lang sa ulo nung malakas eh. Ayun. Hindi, wala ka naman sa karera eh. Tsaka sa mga karera naman, ang pinapatunog dun, makina. Hindi tambucho. Ang isa ko napansin dito, ewan ko dahil siguro mabigat ako, medyo nagbabibrate siya. Lalo na pag binibilisan mo. Pero sa comfort naman, super comfortable niya. Ako hindi pa, isang beses pa lang ako nakatry ng NMAX. So hindi ko masyadong makompare. Pero sabi kasi nung ibang nag-review, mas komportable daw siya kaysa sa NMAX. Sabi lang nila, malay ko naman. Pero siyempre, overall, mas maganda NMAX. Eh, mas maganda rin ang presyo nun. Ito, halos kalahati ang din ang binaba. So, halos kalahati. So, okay din siya. Tip na rin ako mga guy, no, sa mga nagmo-motor. Pag ganyan, steady ka lang, relax ka lang. Huwag kang pupunta dito sa kaliwa. Ayan, no, kita mo do. Dalawa yung linya, oh. So, ibig sabihin, bawal kang umu-ano dyan, kumounterflow dyan. Kahit sa naman, bawal kumounterflow, eh.
Pero dyan, no overtaking. Makakarating ka rin naman na yan, no? Makakaliko ka rin. Diba? Iwas discretion lang din, mga guy. Tsaka, nakakainis kasi yun sa ibang rider or driver. Pag nandung, kakaliwa sila, tapos nandung ka sa kaliwa bigla. Nakakainis kaya yun. Pag ako nagaganan, naiinis talaga ako eh. Kasi ano yun eh, takaw disgrasya yun eh. Makakadamay ka pa. Pag tinamaan ka, baka mamaya ikaw pa galit. Huwag naman ganun, guy. So yun, ano pa ba nagustuhan ko kay ano Bergman? Ano yung ano niya, acceleration. Lalo na ano ako, galing ako sa P-Way CR152, yung ano, cafe racer. 155cc siya pero manual, tapos hindi siya ganun kalakas eh, kahit 150cc. So sa yun, pagbalipat ko dito, napansin ko mas maganda pa yung acceleration nito. Parang kaparehas, parehas na parehas nung lakas nito yung ano. May pagkaparehas pala sila, yung click. Nag-click din ako dati eh, Honda Click. 125 lang yun. Yun, medyo parehas sila. So ayun, sabi nila maliit daw masyado yung gulong ng Bergman. So ako, ayaw ko ba yun? So far, hindi naman, hindi ko na maramdam. So tinagal-tagal naman, maliit talaga yung gulong nga. Wala namang, ano, diba, sumabog na balita na yung Bergman, mali yung gawa. So nagpapaksyon naman siya, malaki o maliit, tama lang, okay lang yun. Hindi ka naman din pati kasi sinasabi nila mahirap daw mag-banking. Pare, hindi naman kasi ano eh. Hindi naman kasi ito pang banking talaga. Hindi naman, wala ka naman sa karera. Saka scooter ito eh. Designed to for comfort, touring, ganyan. Hindi naman siya dinesign para ihiga-higa sa kalsada. Kaya tingnan nyo, kahit pa Aerox, kahit pa Nmax, ang lalaki ng gulong nila. Sniper, kahit ano pa yan, pag masyado mong hiniga sa ano, sa pagligo, ang dami na siseplang, diba, sa marilaki, ang dami sinisikip na video. Maraming salamat sa pagbiyahe. Like, share, subscribe. Ayun yung Suzuki Bergman. Maraming salamat. See you. Bye guys.